ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong aralin. Halina at matuto ng bagong aralin. Hello, kids! Ang ating asignatura ngayon ay Mathematics para sa Grade 1. Tayo ngayon ay nasa unang markahan, ikalawang linggo. Ang ating aralin ay labis at kulang ng isa. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang maipakita ang bilang na labis ng isa at kulang ng isa sa bilang na tinutukoy. Inaasahan ka rin na matukoy ang salitang angkop na magkukumpara ng dalawang bilang. Bilangin at pag-aralan mo ang dami ng mga bagay sa magkabilang pangkat ng larawan. Napapansin mo ba na labis ng isa o kulang ng isa ang kabilang pangkat ng mga bagay? Pagmasdan natin. Sa unang bilang ay mayroong, bilangin natin, ilang lapis sa loob ng kahon. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang lapis. Sa kabilang kahon naman, ilan ang lapis na inyo nakikita? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang lima ay labis ng isa sa apat. Tingnan naman natin ang ikalawang bilang. Mayroon tayong tatlong gunting. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong gunting. Sa kabilang kahon naman ay isa, dalawa, dalawang gunting. Ang tatlo ay labis ng isa kaysa dalawa. Sa ikatlong bilang, bilangin natin kung ilang glue. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na glue. Sa kabilang kahon naman ay mayroon tayong isa, dalawa, tatlo, apat, limang glue. Ang anim ay labis ng isa kaysa lima. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, isulat kung ilan ang nasa larawan gamit ang simbolo o salita. Gumuhit ng bagay sa iyong kwaderno na labis o kulang ng isa. Sabayan niyo ako. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walong krayola. Iguhit naman natin sa kabilang kahon ang hinihingi. Ito ay labis ng isa. Kung tayo ay may walong krayola, ilang krayola ang ating iguguhit? Mahusay! Iguguhit natin ay siyam na krayola. Bakit siyam na krayola? Dahil labis ng isa, magdadagdag tayo ng isa sa walong krayola. Iguhit natin. Sabayan niyo akong pagbilang. Sa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, dagdagan natin ang isa pang krayola. Kung kaya, ang sagot ay siyam na krayola. Sa ikalawang bilang naman, ay mayroon tayong ilang pambura. Sabayan niyo akong bilangin. Sa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na pambura. Ang hinihingi sa kabilang kahon ay kulang ng isa. Ilang pambura ang ating iguguhit? Magaling! Dahil mayroon tayong anim na pambura at ang hinihingi ay kulang ng isa, magbabawas tayo ng isang pambura. Iguhit natin. Sabayan niyo akong bilangin. Isa, dalawa, tatlo, apat, limang pambura. Dahil ito ay kulang ng isa. Naunawaan ba mga bata? May mga bilang naman na kulang ng isa kaysa ibang bilang. Katulad nito, ilang bola mayroon sa unang hanay? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlong bola.
Sa ikalawang hani naman ay mayroong, bilangin natin, isa, dalawa, tatlo, apat na bola. Bakit kaya sinabi na ang tatlo ay kulang ng isa sa apat? Tingnan natin. Ating pagtambalin, ang unang hanay ng mga bola sa ikalawang hanay ng mga bola. Tingnan natin. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo sa mga bola ay mayroong kapareho. At ang isa ay wala. Makikita natin na ang tatlo ay kulang ng isa sa apat. Dahil ang apat ay labis ng isa. Naunawaan ba mga bata? Magaling! Ang bawat bilang ay makikilala sa dami o halaga. May mga bilang na mas marami ng isa kaysa ibang bilang. Tingnan natin, ilang bola mayroon sa unang hanay? Bilangin natin, isa, dalawa, tatlong bola. Sa ikalawang hanay naman ay isa, dalawang bola. Ating pagtambalin, isa, dalawa. Makikita natin na mayroong isang labis na bola sa tatlo. Kung kaya, ang tatlo ay labis ng isa sa dalawa. Naunawaan ba mga bata? Magaling kung gayon. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, piliin ang tamang bilang na angkop sa pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, ang dalawa o apat ay labis ng isa sa bilang ng lapis. Bilangin natin ang lapis. Isa, dalawa, tatlo. Ano kaya ang wastong sagot? Alin ang bilang na labis ng isa sa tatlo? Dalawa ba o apat? Tingnan natin. Magaling! Ang apat ay labis ng isa sa tatlong lapis. Sa ikalawang bilang, ang apat o lima ay kulang ng isa sa bilang ng krayola. Ilan nga ba ang krayola? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima ang krayola. Alin kaya ang bilang na kulang ng isa sa bilang ng limang krayola? Tingnan natin. Magaling! Ang apat ay kulang ng isa sa limang krayola. Para sa ikatlong bilang, ang lima o anim ay labis ng isa sa bilang ng pantasa. Ilan ang pantasa? Isa, dalawa, tatlo, apat na pantasa. Alin kaya dito ang bilang na labis ng isa sa apat na pantasa? Lima o anim? Mahusay! Ang lima ay labis ng isa sa apat na pantasa. Para sa ikaapat na bilang, ang walo o siyam ay kulang ng isa sa bilang ng ruler. Bilangin natin kung ilan ang ruler. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampung ruler. Alin kayang bilang ang kulang ng isa sa sampu? Tingnan natin. Mahusay! Ang siyam ay kulang ng isa sa sampu. Napakahusay niyo mga bata. Palakpakan niya para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang apat. Gumuhit ng mga bagay na hinihingi. Ilagay ang sagot sa iyong kwaderno. Iguhit ang labis ng isa sa apat na lapis. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima.
Ang lima ay labis ng isa sa apat. Iguhit naman natin ang kulang ng isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Nagbawas tayo ng isang krayola. Iguhit naman natin ang kulang ng isa sa tatlong tambura. Sa dalawa, nagbawas muli tayo ng isa. Ang dalawa ay kulang ng isa sa tatlo. Iguhit naman natin ang labis ng isa sa limang pantasa. Magdadagdag tayo ng isa. Sabayan niyo ako. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Nagdagdag tayo ng isa. Ang anim ay labis ng isa sa lima. Ating tandaan, ang salitang labis ng isa ay nagpapahayag ng mas marami ng isa. Halimbawa, ang bilang na anim ay labis ng isa sa lima. Ang salitang kulang ng isa ay nagpapahayag naman na kulang ng isa. Halimbawa, ang bilang na pito ay kulang ng isa sa walo. Ipakikita ko sa inyo. Bilangin natin ang bola sa unang hanay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na bola. Sa ikalawang hanay naman ay isa, dalawa, tatlo, apat, limang bola. Ating pagtambalin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mayroong isang walang katambal. Kung kaya, ang anim ay labis ng isa sa lima. Ito naman mga bata, bilangin natin ang bola sa unang hanay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pitong bola. Bilangin naman natin sa kabilang hanay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walong bola. Ating pagtambalin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito ang may katambal. At isa naman ang wala. Kung kaya, ang pito ay kulang ng isa sa walo. Ngayon naman ay piliin at isulat ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa bilang isa, kung ang 20 ay labis ng isa sa 19, ilan naman ang lamang ng isa sa 10? Lamang ng isa sa 10. Tingnan natin mga bata. Ang tamang sagot ay 11. Lamang ng isa sa 10 ang bilang na 11. Mahusay! Para sa ikalawang bilang, anong bilang ang labis ng isa sa bilang na 95? Labis ng isa sa 95. Anong gagawin natin? Tama! Magdadagdag tayo ng isa sa 95. Ano ang inyong sagot? Tingnan natin. Ang tamang sagot ay 96. Magaling! Para sa ikatlong bilang, aling bilang ang kulang ng isa sa 15? Kulang ng isa. Ano ang inyong gagawin? Tama! Magbabawas tayo ng isa. Ano ang inyong sagot? Tingnan natin ang tamang sagot. 14. 14 ay kulang ng isa sa 15. Para sa ika-4 na bilang, si Ate Joy ay nagkaroon ng 5 bisita sa bahay. Tumating ang isa pa. Ilan lahat ang naging bisita ni Ate Joy? Tingnan natin kung tama ang inyong sagot.
Tumpak! Ang tamang sagot ay 6 dahil ang 5 bisita ay nadagdagan ng isa pang bisita kung kaya sila ay naging 6. Para naman sa bilang ikalima, ang patlang ay kulang ng isa sa 34. Kulang ng isa, ano ang inyong gagawin? Tama, bawasan mo ng isa ang 34. Ang tamang sagot ay 33. Mahusay! Palakpakan niya ang inyong sarili. Binabati ko kayo. Natapos niyo na ang ikalawang linggo ng ating aralin. Kung hindi mo patapos sagutan ang iyong module, ay maaari mo itong balikan upang sagutan muli. Unit 1. Ang ating aralin ay kulang ng isa. Ito si Lucci. Mayroon siyang 2 pangkat ng damit. Sabi niya, mas kakaunti ang palda niya kaysa sa mga blusa. Ilan ang kanyang palda? Bilangin natin. 1, 2, 3. Mayroon siyang 3 palda. Ilan ang kanyang blusa? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4 na blusa. Mayroon siyang 4 na blusa. Pagparisin natin ang palda at blusa. Tatlong palda at blusa ang magkakapares. At isang blusa naman ang walang kapares. Ilang blusa ang walang kapares? Tama, isang blusa ang walang kapares. Ano ang ibig sabihin nito? Ang palda ay kulang ng isa sa blusa. Ang 3 ba ay mas kaunti ng 1 kaysa 4? Ating tandaan, may bilang na kulang ng 1 sa ibang bilang tulad ng 18 ay kulang ng 1 sa 19. Magsanay tayo. Gumuhit ng kulang ng 1. Mayroon tayong 2 saging. Gumuhit ng kulang ng 1. 6 na bumbilya. Gumuhit ng kulang ng 1 sa 6. 1 kotse. Gumuhit ng kulang ng 1 sa kotse. 12 lapis. Gumuhit ng kulang ng 1 sa 12 lapis. 5 lobo. Gumuhit ng kulang ng 1 sa 5. Tatlumpung itlog. Gumuhit ng kulang ng 1 sa 30. 3 ice cream. Gumuhit ng kulang ng 1 sa 3. Gumuhit ng kulang ng 1 sa 16. Magsanay tayong muli. Ibigay ang bilang na kulang ng 1. 14. 10. 42. 54. 51. 88. 26. 35. 49. 58. 68. 34. 57. 70. 91. Pagsasanay 1.
Bilugan ang tamang bilang kapag inalis ang isa sa mga numero. Piliin ang titik ng tamang sagot. Aliin ang kulang ng isa sa 24. Kulang ng isa sa 35. Kulang ng isa sa 63. Alin naman ang kulang ng isa sa 73. Alin naman ang kulang ng isa sa 98. Pagsasanay 2. Isulat ang nawawalang bilang sa iyong kwaderno. 25 bawasan ng isa ay 31 bawasan natin ng isa ay 47 kapag binawasan ng isa ay 76 bawasan ng isa ay 100 bawasan natin ng isa ay. Pagsasanay 3. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Una, anong bilang kapag inalis ang isa sa 15? Ikalawa, anong bilang kapag inalis ang isa sa 33? Katatlo, anong bilang kapag inalis ang isa sa 54? Ang 49 ay mas kaunti ng isa sa patlang. 46 ay mas kaunti ng isa sa patlang. Para sa inyong gawaing bahay, bilugan ang titik ng tamang sagot. 3 ay mas kakaunti ng isa sa 16 ay mas kakaunti ng isa sa 29 ay mas kakaunti ng isa sa 35 ay mas kaunti ng isa sa 50 ay mas kaunti ng isa sa. Salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam! The borrowed materials like songs, stories, poems, photos, brand names, trademarks, videos, and others used in this material for educational purposes are owned by their respective copyright holders. Credit goes to their original owners. The author does not represent nor claim any ownership over them. Ang ating aralin ay Labis ng Isa. Ano ba ang malimit na matanggap ng isang taong may kaarawan? Ito si Paolo. Nakatanggap siya ng 2 pangkat ng regalo sa kanyang kaarawan. Sinabi niya na mas marami siyang laruang kotse na natanggap kaysa sa mga bola. Bilangin natin ang kanyang kotse na natanggap. 1, 2, 3, 4, 5 kotse. Ang bola naman ay 1, 2, 3, 4 na bola. Higit na mas marami ang kotse kaysa sa mga bola. Tama ba si Paolo? Paano natin nalaman na mas marami ang kotse kaysa sa bola? Tama, dahil ito ay ating binilang. Magka-partner ang isang bola at isang kotse. Isa pang partner, isa pang magka-partner, at isa pang magka-partner. Mayroong isang kotse na walang kapareha. Pinapakita na ito ay labis ng isa kaysa sa bola. Gumuhit ng labis ng isa. Siyam na lobo. Gumuhit ng lobo na labis ng isa sa siyam na lobo. Anim na star o bituin. Gumuhit ng labis ng isa sa anim na bituin. 20 tatsulok.
gumuhit ng labis ng isa sa 20 tatsulok. Tatlong bilog. Gumuhit ng labis ng isa sa 3 bilog. 2 lapis. Gumuhit ng labis ng isa sa 2 lapis. Isulat ang bilang na labis ng isa. 23. 29. 36. 68. 91. 37. 5. 76. 20. Ating tandaan, ang ibig sabihin ng higit ay labis o sobra. May bilang na labis ng isa sa ibang bilang tulad ng 11 ay labis ng isa sa 10. Pagsasanay isa, ilan ang bilang na labis ng isa sa ibinigay na bilang? 6. Alin kaya ang labis ng isa sa 6? Tingnan sa loob ng panaklong. 27. Alin kaya ang labis ng isa sa 27? 42. Alin ang labis ng isa sa 42? 51. Alin ang labis ng isa sa 51? At 74. Alin ang nagpapakita ng labis ng isa sa 74? Pagsasanay 2. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Ang bilang na labis ng isa sa 17 ay patlang. Ang bilang na labis ng isa sa 24 ay patlang. Ang bilang na labis ng isa sa 42 ay patlang. Ang bilang na labis ng isa sa 66 ay patlang. Ang bilang na labis ng isa sa 97 ay patlang. Pagsasanay 3. Ang bilang na labis ng isa sa 18 ay? Ang bilang na labis ng isa sa 45 ay? Ang bilang na labis ng isa sa 79 ay? Ang bilang na labis ng isa sa 84 ay? Ang bilang na labis ng isa sa 92 ay? Para sa inyong gawaing bahay, sagutin ang mga tanong. Ang 7 ay labis ng isa sa? Ang 15 ay labis ng isa sa? Ang 4 ay labis ng isa sa 99. Ang 4 ay labis ng isa sa 53. Ang 4 ay labis ng isa sa 81. Salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam! The borrowed materials like songs, stories, poems, photos, brand names, trademarks, videos, and others used in this material for educational purposes are owned by their respective copyright holders. Credit goes to their original owners. The author does not represent nor claim any ownership over them. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan! Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you. Paalam hanggang sa muli. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos.